Let's go to the industry. And this is a question for you, lalo na June and Percy, because you direct movies, you produce now. Yung stereotyping, ako nilista ko talaga. Sabi ko, nasaan ba ngayon ang gay stereotyping in Philippine cinema? Kadalasan, pag bakla ka, punchline ka. The funny best friend or the assistant or the alalay na malikot ay bakla. The one who works in the beauty salon is supposed to be gay. The one who runs away from a fight, the weak one, ang chismosa, the loud one, malambot, malandi, mahalay, kiri, maharot, makapal ang makeup, binubugbog para maging macho, nilait ng mga tambay sa kanto, binabatok-batukan. The stereotypes. Where are we? So mainstream cinema talaga, Kuya Boy, halos dadalawa lang yung template ng bakla. Either comic relief or Greek tragic character na mamamatay, kakaawaan. That's why we have to think alternative cinema, the independent cinema. Doon tayo nakakakita ng variations, ng lalim, ng depth, ng portrayal ng iba't ibang ng community natin, ng LGBTQ community at iba't ibang klase ng bakla. Doon mo mapapanood ang gaya ng pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Dalawang Mrs. Reyes, sobrang educational. Die Beautiful. Die Beautiful na parang main D, tumatawid. Pero talaga, nagpapasalamat ako talaga sa ano eh, sa advent. June, I'm sorry. Ang pinanggagalingan nito, when you're talking about independent films as opposed to mainstream, in the context of tackling LGBT issues, dahil, my words, hindi viable? Dahil may pinaniniwalaan tayong formula kung ano ang kikita at hindi kikita. Okay. Kaya nga po nung ginawa namin yung Die Beautiful, weeks prior to the Metro Manila Film Festival, we were told hindi kikita yan. Yung pelikula tungkol sa bakla, hindi kikita yan. And we were so happy na kumita siya. At napatunayan namin na ang ganitong kwento ay yayakapin ng masa at ng mga manonood. At niyakap? Opo. Magkano kinita niyo? Nasa 120. Diba? Nasa 120. Got to 120 million level. No, nagtanong ko ako dahil, you know, we want to talk to producers that, you know, Die Beautiful and other movies like Die Beautiful can earn, you know, 120 million pesos. Yung dalawang Mrs. Reyes po, at a time na, sa ngayon kasi napakahirap kumita ng pelikula natin, nakikita natin yan, gumagapang tayo in the face of stiff competition from all these superhero films. Mm-hmm. But you know, we made a film na it was quite edgy, Dalawang Mrs. Reyes, that was mainstream. But you know, if you watch that film, it's really edgy, pero nakakuha siya ng audience na hindi yung usual audience na makukuha natin. We can tap. Hindi natin kinakailangan magpakahon sa iniisip natin, ito lang ang mga audience na susuporta sa pelikula natin at nanonood ng pelikula. From the point of view of an actor, yung stereotyping, I see. Well, sa stereotyping ni Rose, tama ka rin na there's a certain formula with mainstream cinema. And yung kasi yung alam mong, sige, kikita, alam mo namang anima punchlines. And I think it's very important to, as viewers and as actors, na paano to be open-minded with certain films. Kailangan mas maghanap pa tayo ng mga mas magagandang lalim at mas magagandang narrative. Pero I say, ang sinasabi ko, halimbawa, binigyan ka ng role, ganito, dito tili ka lang ng tili, ha? Ikaw ang best friend. Mm-mm. Pwede ka bang tumanggi? O pwede ka bang magsabing, can I be more creative? Pwede ko bang i-attacking ganito? Mm-mm. Dahil hindi naman kami lahat ganito. Usually kasi nasa prerogative yung director eh. Kaya nga I'm so lucky nakatrabaho ko sa Direct June kasi nga yung portrayal ng yung binigay sa akin na role sa Die Beautiful is actually lahat ng mga roles namin doon is hindi lang siya yung nakalagay doon sa Lisamo dito po. It's spoke more about doon sa kwento ng mga transgenders na it's really interesting and really educational. And as an actor din, I think yan din siguro yung pagkukulang ko din. Kasi medyo minsan may natatakot din ako sa director pag sabi, Tile, sige, gagawin ko lang. Trabaho siya. Trabaho ko yun. Pero I think now that you said it, Tito Boy, na siguro kailangan mas assertive and proactive ako with dealing with certain roles that I get. But it's not... It's,
maging totoo tayo, you can try that, Icy, pero alam naman sa industriyang to, napakaliit. Kapag ginawa mo yan, sasabihin sa'yo, mahirap kang katrabaho. Oo, hirap na ang diva naman. Kaya ang kinakailangan talaga, yung mga director natin, mga manunula, yes. People in power, producers, kailangan mas maging bukas sila. As a young director, what is your take? Ako po siguro, sa stereotype kasi ako, personally talaga, studying kung ano man yung depiction ng gay roles from Jack and Jill, yung kauna-una ng baklang film to now. I have nothing against stereotypes in a way that it's real. It happens. What yung issue ko po kasi with stereotypes in terms of portrayals in films is that nakukulong yung journey ng characters. Base sa stereotype na meron siya, parlorista siya, chismosa ka lang, hindi ka pwedeng matalino. Ganun siya. Transgender ka, sidekick ka lang, hindi ka pwedeng nanay, hindi ka pwedeng ganito. And that's yun yung vision ko as a director, actually. Director-writer na gusto kong basagin na pwede. Pwedeng parlorista na matalino, pwedeng trans na nanay, pwedeng bakla na maingay pero may pangarap. Wala tayong debate doon because that's, I wouldn't call it stereotype. That's real, pero diverse ang portrayal. Yes. Diba? Diverse ang portrayal. Hindi yung pag sinabi mong nagtatrabaho ka dito, ito ka. Ito ka. Hindi naman tama yun. Ariasica, what do you want to say? Well, me, I think I'm quite guilty na meron pa rin stigma, meron pa rin gano'n na stereotyping na nangyayari kasi parang ako, I'm quite guilty yung mga roles na inaano ko, na nagagawa ko, gay roles na assistant o kaya designer ni ganito, best friend ni ganyan and all that. But sa akin, okay lang yun eh. Ang sa akin lang, ang gusto ko lang kasi for me, when I look at a role, na yung gay image, hindi binabastos, hindi natatalo and all that. Kumbaga lahat ng gay roles na nagawa ko, starting from si Bak, which was done by Mel Chonglo, up to Markova and all that, may redemption, meron siyang, it gives a good image sa because sa you have a say as an actor, diba? Oo, yun meron ako, tinitin ako yung role. I don't care about yung attack kung tumitili ba ako or reserved and all that. Yun, depends on the director na yun. Pero pagka, let's say, meron one time may in-offer sa akin na role, ang role mo dito, babatok-batukan ka lang. Sabi ko, wait, ayoko naman lumabas as gay na babatok. At may-ari ako ng front row. What that time, wala pa. Mayaman ho ako. Wala that time. Sandali lamang. Oho, ganun. At that time, wala ng front row. Pero talaga... May produkto na ng front row. Ito pero relax, white na. Hindi ako pwede. Okay naman ako, pero huwag niyo akong batok-batukan. Pinaghirapan ko po ang aking karera at ang aking pera. In fact, I remember, sabi ko nung Tito Boy, sige, babatukan niya ako, pero babatukan ko rin siya. Sabi, hindi ganyan ang role. Babatukan ka lang, tapos parang ikaw yung bubugbugin. Hindi na. Sabi ko, marami isigurong. Oo. Percy? Well, Tito Boy, kasi dadagdag ko, it's a ray of hope. Alam ko, it's a controversial topic then, even for the LGBT. Na ang biggest box office star ng Pilipinas ay si Vice Ganda. Sarah! Sino po sila? Hindi siya si Sarah! For me, it's a ray of hope. Kasi the more people go to the cinema paying 250 pesos to watch Vice Ganda tells me that people can embrace a Die Beautiful. Diba? Ang problema na lang is damihan mo ngayon yung storya. Damihan mo yung types ng portrayal ng LGBT. There was a producer recently who told me, kuha tayong pelikula pero wag ng gay. Kasi ang dami ng gay movies. Gusto ko talaga sabihin na, bakit? Sinasabi mo ba yan sa babae? Diba? Ang dami ng kwento ng babae. Ang dami namin kwento eh. Yeah, and ang maganda pa sa LGBTQ, yung mga letrang yan, iba-ibang storya. Yeah. Sanga-sanga. So, you can't say na ang dami-daming gay-themed films. Tama. They're not the same. They're not one genre lang. Yeah.